Gawa naman tayo ng easy beef nachos. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Kung handa na kayo, mag-umpisa na tayo. Lutuin muna natin yung beef. Nagpainit lang ako ng mantika sa isang pan. At eto, nilagay ko na yung beef. Iluluto lang natin itong beef hanggang sa mag-brown na to. Mas maganda rin kung inahalo-halo natin itong beef nang sa ganon ay nagiging pantay ang pagkakaluto at maghiwalay din ito sa isa't isa. At magtutubig din ito sa kalagitnaan ng pagluluto. Kaya pabayaan lang natin itong maluto hanggang mag-evaporate kagad yung liquid. Kung medyo mamantika, i-drain muna natin yung mantika. Okay na to, ilalagay ko na yung pampalasa. Ito yung chili powder, cumin, garlic powder, at onion powder, asin, pati na rin ground black pepper. Hahaluin ko lang ito para ma-distribute lahat ng mga ingredients at itutuloy ko ang pagluto ng mga 2 minuto pa. At makalipas ang 2 minuto ay ready na to. Ito-turn off ko lang yung heat. Ilalagay ko lang ito sa isang malinis na plato at iset aside muna natin. Gawin naman natin yung cheese sauce. Napakadali lang nitong gawin. Ang una kong ginagawa ay yung roux. Kaya naman nagtunaw lang ako ng butter dito sa isang cooking pot. Once matunaw na yung butter, nilalagay ko na kagad yung harina. Ito'y all-purpose flour. Ilalagay ko na lahat. Hahaluin ko lang itong mabuti. Itutuloy ko ang pagluto habang continuous pa rin yung paghalo na mga 3 hanggang 4 na minuto pa. Makalipas na mailuto ito ng mga 3 hanggang 4 na minuto, ilalagay ko na yung gatas. Ang gamit ko ay fresh milk. Kalahati lang muna yung ilalagay ko, eh. Pwede rin kayong gumamit ng evaporated milk. Hahaluin ko lang ito mabuti. At habang inahalo, mapapansin ninyo unti-unti na itong lalapot. Yan, so napakalapot na nito. Ang gagawin ko ay ilalagay ko na lahat ng gatas. Ibubusa natin dito sa ating lutuan. At gagamit din ako ng wire whisk maya-maya para mas maging smooth yung texture nitong mixture natin. Itutuloy ko lang ang pagluto habang inahalo. And ilalagay na natin itong cheese. Kalahati lang muna yung nilagay ko. Ito yung quick melt na cheddar cheese. At papabayaan lang natin itong matunaw. Yan, so hahatiin ko lang muna itong cheese para mas mabilis matunaw. Halu-haluin lang natin yan. At kukunin ko pa yung natarang cheese, ilagay na natin lahat. Itutuloy lang natin ang pagluto habang hinahalo hanggang sa maging completely nag-melt na yung cheese at nag-dilute na rin sa mixture. At kagamit din ako ulit ng wire whisk para mas madali at para mas maging smooth ang texture nitong ating cheese sauce. Yan, halos malapit na to. Mga 1 minuto pang paghalo, ready na yan. At ready na tong ating cheese sauce. Pwede na natin i-assemble yung ating easy beef nachos. I-arrange ko na yung ating tortilla chips sa isang malaking plato. At itatap na natin ito ng beef, pati na rin ng cheese sauce. Nasa sa inyo na kung gaano karaming topping ang inyong ilalagay. Tamang-tama itong pang merienda at para sa mga kaibigan nating business-minded, pwedeng-pwede itong pangbenta. Para naman may extra income tayo, ano? At ito na yung ating mainit-init pa na homemade cheese sauce na ginawa natin syempre from scratch. At naglalagay din ako dito ng chopped na kamatis, pati na rin ang sili, yung Serrano pepper. Pwede rin kayong gumamit ng jalapeno pepper kung merong available para mas sumarap itong ating nachos. Ito na, ang ating easy beef nachos! Tara, kain na tayo!